Personal na kinumusta ni na AFP Chief of Staff Katapang at NDRMC Executive Director Pama ang mga residenteng lumikas dahil sa pag-alboroto ng Bulkang Mayon sa Albay. Ilan sa kanilang pangunahing pangangailangan ngayon ang tubig, palikuran at mga tent para sa mga nagkaklaseng estudyante. Mula sa Legazpi City, Albay, may ulat on the spot si Isay Reyes. Isay? Kasi dumating na yung araw, si na AFP Chief of Staff Lieutenant General Gregorio Pio Patapan Jr. at NDRMC Executive Director Yusek Alexander Pama sa Legazpi, Albay, kasama ang lokal na pamahalaan ng Albay at iba't ibang organisasyon, tumulong ang grupo sa Kamalig North Central School para kamustayan ang lagay ng mga evacuees doon. Ilan sa pangunahing pangailangan sa evacuation centers ngayon, dito ang tubig, palikuran at school tents. Ang AFP nagpahiram ng water purification system at nabigay ng relief goods kabilang ang mahigit 3,000 kilo ng bigas. Ayon kay General Katapang, ang gyera raw na hinaharap ngayon ay hindi laban sa tao pero laban sa climate change. May mga darating din na ilang students para sa mga eskulahan na magsisilbing pansamantalang classrooms ng mga estudyante. Mahigit 30,000 estudyante kasi ang displaced ngayon dahil sa evacuation effort. Sa lunas sa target, ayusin lahat. Samantalang kanila naman ng aerial inspection. Ito ang NDRMC at kasalukuyan naman tayo nandito sa press briefing sa meeting na pinatawag ni Governor Salcedo kasama ang NDRMC at iba't ibang LGUs dito para makamusta ang kondisyon sa bawat lugar. Nakalipas na 24 oras kasi ay nakapagpala ng 8 rockfall events at 4 na volcanic earthquake bunsol ng magma. Medyo bumaba ito, Rafi, pero kung ikukumpara natin sa mga nakarang araw, pero hindi na ibig sabihin ito na naging mapayapa na ang vulkan dahil may mga sinyalis daw ito na pwede nagpapahingalamit yung magma or nagsistepo siya doon sa pinakabibigan ng vulkan nga. Pero ano man daw araw, ay posibleng magkaroon na tayo ng lava flow o kaya naman ng pyroclastic flow. Rafi? Ha, isa yung mga napanood nating video ninyo na meron ng cut bed na nakalagay doon sa mga eskwelahan. Ito ba'y ganito na sa mga evacuation centers or konti lang yung mga ganito nakasetup para sa comfort naman ng mga evacuees sa Isay? Kasi sa bawat evacuation center ay nagtalaga sila talaga ng iba't ibang tents dahil doon nilalagay yung mga medical stations. Ang sabi yun ay kapag may magkakasakit o para maiwasan yung pagkain ko sa mga evacuation centers ay agad nila makapagtuon ng pansin. Meron na tayong nadaanan rapi kanina na ilang mga tents naman ay nilagay sa mga evacuation centers, particular sa mga eskwelahan, evacuation centers. Hindi mo nang pansamantalang classroom. Nang sa gayon ay hindi naman maantala yung pag-aaral ng mga estudyante na natin rapi ng mga pagdadagdag din ng portalet. Ito ang lokal na pamahalaan dahil ito nga yung isa sa mga pinakapangunahing pangangailangan ngayon ng mga nasa evacuation centers. Rapi? Okay, maraming salamat. Isay Reyes.